Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lord GCC Academy. Pag-usapan natin ngayong araw na to ang haba ng katawan ng manok. Kasi marami ang nagtatanong sa mga kasama natin, alin nga ba ang mas maganda? Yung manok na bilugan ang katawan na maigsi o yung mahaba ang katawan? So, ito I'm setting this as an example. I am holding my Bruce Barnett sweater Bruce tag. So, kung makikita nyo, talagang mahaba ang katawan niya. Mahaba ang katawan niya. Proportion sa tangkad niya. So, ito kaya gusto ko ang mga Bruce Barnett. Unang-una, malakas silang umangat, mabilis silang pumatay. So, marami tayong video sa Bilibili na mga testing natin ng mga pures kung talagang ganun pa rin sila mag-cut sa ere. Now, the reason why is talagang mahahaba ang pakpak nila, malalapad. Kaya, malakas sila umangat. Tinan nyo, lagpas ng konti. So, anyway, pag-usapan natin ngayon ang haba ng katawan. So, ito mahaba ang katawan itong Bruce Barnett ko. Medyo slim lang ng konti, lawit ng konti ang pitso. So, isa lang to sa mga weakness niya, kaya gusto kong i-correct. Ngayon, ano nga ba ang dapat nating piliin pagdating sa labanan man o sa breeding? Kung mahaba ba ang katawan o bilog na parang bola? So, ito yung take ko dyan. Ito yung selection ko. Ang pinipili ko, panlaban man o kaya pambreeding, gusto ko medyo haba ng konti. Wala akong exact measurement kung gaano kahaba kasi nga sabi ko nga sa inyo, magdedepende yan sa balanse ng manok. Pag sabi ko magdedepende sa balanse ng manok, mahaba ang katawan niya, tapos mahaba rin ang paa niya, matangkad din siya. Balanse siya. Kasi kung mahaba ang katawan, maigsi ang paa, hindi siya balanse. O kaya naman, katamtamang haba ang katawan, sobrang haba ng paa, hindi rin siya balanse. So, ang napansin ko lang, ang manok na mahahaba ang katawan, sila ang mga mabilis pumatay. Sila ang malalalim mag-cut. Talagang pag tumama, isahang paluan. Wasak ka agad ang kalaban, durog ka agad, fatal ka agad. Now, ano ang rason? Kasi mayroon tayong mga idol na ganyan din ang pinipili nila. Yung legendary breeder natin, si Lance De La Torre, ang pinipili niya talaga mga haba din ng katawan. Lawit ng konti ang pitso, kasi sabi niya talaga maganda mag-cut. Magaling mag-cut. Si Patrick Antonio, pag nagbibitaw ng manok, sa mga sabungan, sa rueda, makikita nyo, katamtama ng haba ng manok niya. Hindi siya nagbibitaw ng manok na maigsi ang katawan na bilugan. So, lahat ng mga legendary breeders na makikita nyo, na talagang nagpanalo, medyo haba ng katawan ang pinipili nila as compared doon sa bilugan. Now, para sa akin, ang reason behind is, kung makikita nyo ang trumpo, di ba? Kung familiar kayo sa trumpo, ang bilis umikot ng bilog. Pero walang direksyon. Walang direksyon. Ikot siya ng ganun, ikot siya ng ganun. Tapos pag hinataw mo ng ganun, pag tama niya, kung saan siya pumupunta. So, kumbaga, hindi siya mapirmi sa isang lugar. Hindi siya mapirmi sa isang lugar. So, pagdating naman sa manok, ang medyo maigsi ang katawan na bilugan, hindi niya magawang iposisyon sa taas ang sarili niya. Parang paglipad niya ng ganun, lalagpas lang siya kasi parang yung pakpak niya, kailangan niya ng sobrang effort para i-maintain ang katawan niya sa sarili niya, para iposisyon, para itama ang palo niya. Kaya kadalasan na maigsi, ang bangga niya, ganun-ganun lang, tawid-tawid lang, hindi siya yung tipong bumabatak pataas. Hindi siya yung humahatak pataas ng ganun. Whereas yung mga haba ang katawan, sila yung humahatak ng pataas kasi nga kaya nilang iposisyon ang sarili nila na pag-aabuti ng kalaban, hihiga sila ng konti, ipapalo nila ang paa nila. Hindi sila aabuti ng kalaban pero sila nakaabot sa kalaban, nakalarga yung paa. Pagdating naman sa baba, mas mabilis naman din umikot ang bilugan kasi nga sabi ko sa inyo, ang trumpo ang bilis umikot. Kumpara sa mga kwadrado na or pahaba na paikutin mo, mas mabilis pa rin umikot ang bilog. Pero pagdating naman sa baba, kahit mabilis umikot ang medyo bilugan na maigsi, ang palo niya, hindi niya masentro rin sa katawan. Kasi nga, parang walang pumipigil sa kanya. Para sa akin parang walang pumipigil sa kanya para gawin ang gusto niya. Kaya napakabilis niya.
Whereas ang mga medyo haba ng konti ang katawan na manok, parang kaya niyang pigilan ang sarili niya. Yung tipong kung sa eroplano, kaya niyang pumreno, kaya niyang umabante. Samantalang ang maigsi ang katawan na bilog, parang hindi niya kayang pumreno. Hindi niya kayang pumreno. Dahil nga, yung ability niya, limited ng forma ng katawan niya. Pansinin nyo, tapos mababaw sila mag-cut. Magagaling lang sila pag nagkapitan, nagdikdikan kasi nandiyan sa harapan ng kalaban, pupukpukin talaga lang pupukpukin. Yun lang yung strength nila. Pero sa haba ng, yung mahabang katawan kasi, pag pumalo ng isa, tumba ka or fatal ka kaagad. Tumba or fatal. Kaya dalang ibalanse ang katawan nila. Dahil nga medyo haba, yung pakpak medyo haba din, yung buntot maganda. So yung paa nila, tama lang yung height. So pag nag infighting, pag nag-umpisa ang laban, lahat ng galaw kayang gawin ng maigsi ang mahaba ang katawan. Ang medyo maigsi ang katawan na bilugan, hindi niya kayang gawin lahat ng galaw ng may purpose para pumatay. Ang mahaba ang katawan, lahat ng gagawin niya, kaya niyang ipalo ng may purpose ang palo niya. Kaya niyang ipalo ng may purpose na pamatay ang palo niya. Kasi nga, parang kaya nga niyang iposisyon, kaya niyang pigilan ang sarili niya sa anumang galaw niya. Pwede siyang umabante, pwede siyang umatras. Kasi ang katawan niya, parang tama yung sukat, tama yung haba. So yun ang analysis ko para dyan. Ano, kasi nakapanood na rin ako ng libu-libong laban, especially yung WPC days, yung Sabong Online. Talagang sinisipat ko talaga, pinipili ko yung medyo mahaba ang katawan ng konti versus doon sa parang maigsi, maigsi na bilugan. So talagang lamang ang panalo. Even sa breeding materials, ganun din ang dapat natin piliin para makorek natin sila. So ako, pag halimbawa meron akong breeding material na medyo kulang sa haba, pero gusto kong hipo, nandun ang buto na hanap ko, nandun ang labit ng pitso, ipinapasok ko sila sa mga manok na mahaba din itong katawan. Mahaba din itong katawan. So, kalaunan, pag medyo kabisado nyo ng manok nyo, alam nyo ng mahaba sa kamaigsi. Wala kasing definitive na sukat para masabi sila. Walang definitive na sukat para masabi sila. Kaya, pag nagbibreed ako, yun ang standard ko. Yun ang natutunan ko at yun naman talaga ang napatunayan ko lalo sa labanan. Even nag-usap kami ng mga ibang handlers, talagang yun din ang pinipili nila. Kasi very efficient sa cutting. Napakalalim nila magpatama, napaka-accurate, napaka-sentro. As compared dito sa mga maiigsi, ang dami pumalo, pero kulang sa accuracy, kulang sa sentro ang palo nila. Kulang sa sentro ang palo nila. Lalo sa mga 5K sweaters, maraming may mga nagbibreed na maiigsi ang katawan, so mag-ingat kayo pagdating sa ganyan. Kaya marami sila pumalo kasi talagang siksik. Pero kung accuracy naman ang pag-uusapan natin, medyo hindi sila accurate pumatama. As compared sa ibang mga sweaters, kagaya nitong mga Bruce Barnett, kaya paboritong-paborito ko sila. So they are white streamers, ano, stag pa lang, may puti na salawi. So itong karakteristik nila. So sa susunod, pagpipili kayo ng breeding materials, I hope magkaroon kayo ng guide na ang piliin nyo ay talagang medyo haba ng konti. Kalaunan, ano, sa hipo nyo, alam nyo na. Sa tayo pa lang, makikita nyo na. Kung sa forma pa lang, makikita nyo na. At sa postura, kung ang manok na hinahanap nyo ay mahaba o maigsi ang katawan. Kasi it's really important. It's really important pagdating sa cutting. So, yung mga katawan ng clarets, katawan ng galls, katawan ng mga butchers, talagang medyo haba sila. Katawan ng mga lemons, medyo haba sila na medyo lawit ang pitso. At maluwag, ano, hindi yung malaman masyado na matipuno na parang hindi na makakilos. So may mga manok na malaman ang ganyan. So kung hinahanap ko, ito malambot, ano, kita nyo, manok ko, kahit na baliktarin ko, bukahin ko ang paa, ikipot ko, talagang maluwag siya. Kasi ito ang magdedetermine ng cutting, yung luwag ng katawan niya, yung luwag ng swing ng paa niya. Eh kung medyo mahaba pa siya ng konti, talagang very deadly, very fatal pag tumama. Isahang paluan lang. Kasi ang pwersa ng palo niya, nandito sa dulo. I-snap. Hindi yung galing sa balikat, hindi yung galing sa hita na igaganong pa. Snap lang yan, ganyan, ganyan. You know? Kaya, kumbaga,
I hope mayroon na kayong reference ngayon. At huwag naman yung sobrang haba. Pag sobrang haba naman ng manok, sobra naman sa medyo nakagawian, liability naman siya, hindi naman siya asset. Kasi para kang naglalaban ng bus, DLTB, Filtranco, para mo inilaban ang karera sa puro kurbada. Mabagal sila pumihit pag sobrang haba ng katawan. Aabutan sila ng, kung ang makalaban mo yung medyo maigsi ang katawan, aabutan ka sa baba. Kung ang kalaban mo yung tamang haba ang katawan, talagang talon-talo ka kasi taas-baba aabutan ka niya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pag medyo haba lang ng konti ang katawan, kaya niyang pumusisyon, kaya niyang umilag in split seconds as compared doon sa sobrang haba or as compared doon sa masyadong maiiksi. So, yun lang guys. I hope nakatulong tayo ngayon sa pag-select nyo ng breeding materials and huwag kayong magsasawang sumuporta sa atin dahil I will give my best para i-share ang knowledge ko. Lalo ngayon, itong taon na to, itong stag season na to, may pondo naman ako para pakainin ang mga manok ko, maglalaban talaga ako. Kasi gusto ko talagang matutunan lahat ng aspeto ng labanan para ma-share ko sa inyo. And hopefully by next year may proof na tayo ng mga scores natin, ng mga championships kung kaya natin. Therefore, I can create a conditioning academy or cocking school na maituturo ko sa inyo ng maliwanag at practical at simple. Kasi dito sa Sabong, hindi gaanong importante ang alam mo kung paano. Importante dito ang alam mo kung bakit. Kasi pag ang alam mo lang paanong gawin, pag bumaliktad ang sitwasyon kung saan kailangan mong mag-innovate, hindi mo alam. Hindi mo maididepensa, hindi mo alam ang gagawin. Kasi katulad na lang, nag-alaga ka ng sisiw sa taglamig na perfect mo siya. Pag pinadala ka sa Tarlac, pag pinadala ka sa Pampanga, tag-init, ano ang gagawin mo? Hindi effective dyan ang ginagawa mo sa taglamig. Kaya it's not important how you know. It's important, it's more important about why. Why are you doing that? It's not about how are you doing that. So yun lang guys, I hope nakatulong sa inyo ang video episode natin na to. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.